Magandang araw po sa inyo lahat, mga ka-relatives. Ayan, nandito po tayo ngayon sa bukid. So, bukid time na naman po tayo. At kararating ko lang dito dahil galing ako dun sa bahay ni Manang Mitmit. So, inayos ko lang yun dun yung isang switch. At okay naman. So, ang araw po natin ngayon ay January 28, Friday. So, happy Friday po para sa lahat. Kunting update lang tayo, mga ka-relatives, dito sa tanim nating beans. Ayan, ika 50 days na niya ngayon. Kasi December 8 ako nagtanim. At January 28 na ngayon, ayan po yung kanyang bunga. Ayan. Mukhang pwede na mag-harvest bukas, ah. Ayan yung iba, mga ka-relatives. Sana maging okay ang presyo nito, mga ka-relatives, pagdating sa anihan. Siyempre, lahat naman ng magsasaka, yun ang gusto sa mga tanim. Maging pantay. Para naman makabawi sa mga gastos, lalo na ngayon, sa panahon ngayon. Sobrang mahal ng pataba. Ayan pa yung iba, mga ka-relatives. Halos lampas na sa runo yung ating tanim na beans. So bale, ang gagawin ko pala ngayong araw, mga ka-relatives, ay magtatanim ng kawayan. Ayan, subukan natin magtanim ng kawayan dito sa ating bukid para malapit. Kung sakaling gumawa tayo ng kulungan o dito sa bahay kubo natin, ay may malapit lang tayo makukuhanan. Pakainin lang natin, mga ka-relatives, yung ating alagang isda bago tayo magtanim ng kawayan. Ito po yung onion leeks natin, mga ka-relatives. Buti na lang kagabi ay hindi umulan. Kung umulan siguro, malamang baka nasagasaan na naman ng tubig yung inayos natin. Medyo tumutubo na rin sila, mga ka-relatives, oh. Ayan po, mga ka-relatives, let's go na tayo. Yan po yung kawayan na itatanim natin. So bali, 7 puno, 5 bungsina at saka 2 puno ng bayog. Ayan po yung itatanim natin, mga ka-relatives. Ayan po, mga ka-relatives, andito na tayo. Kaya lang medyo andito tayo sa malalim na area. Ayan po yung mga tanim nila, utol kong niyog. Ayan o. Tsaka yan pa yung isa. So dito wala na tong tanim na niyog. So dito natin itatanim pahilira pataas. Doon. Kasi ito, dito dumadaan ang tubig pagka malakas ang ulan. So haharangan natin dito para hindi naman maanod yung lupa dyan sa taas. Yung kawayan ang magiging harang kasi hindi rin basta-basta masisira ang kawayan, lalo na kapag ka dumami na sila ng dumami. Ayan o yung itatanim natin.
maganda rin tong kawayan pang prevent ng erosion. Ano, masukal nga lang. So tatabasan na lang natin. Let's go.
Ayan po mga karlatibs, na itanim na natin. Pagod. Ayan yung isa, oh. Yung iba nasa taas. Hinilera ko na lang na diretso pag ganun. Pataas. Tapos yung iba, doon naman sa kabila. Hinilera ko din pataas. Pagod din. Papagod magtabas. Sakit sa kamay. Papahinga lang tayo at uwi na tayo. Ang oras po natin ay mag-aalauna na pala mga karlatibs. 12:56. Ayun po mga karlatibs. Punta na tayo sa kubo. Para kumain ng tanghalian. So dito na tayo dumaan. Sa kabilang daanan. Ayan po mga karlatibs, nandito na tayo sa kubo. Pagod din. Ayan po yung mama ko, nagluluto ng ulam. Tinolang manok, mga karlatibs. Kunting update lang mga karlatibs, dito sa tinabasan natin. Ayan o. So, paunti-unti natutuyuan na rin yung mga damo na pinutol natin. So, kanina pala mga karlatibs ay pinutol ko yung mga kahoy. Ayan. Mga tinatawag nilang tebeg. Para hindi maliliman yung tanim natin pagka magtatanim na tayo. Actually, kulang pa tong tinabasan ko na to, mga karlatibs. So hindi lang tayo nakapagtabas ng ilang araw dahil tinulungan natin sila utol ko sa pamimitas ng kanilang kamatis at saka yung sili. Then pinahinga ko rin yung kamay ko kasi nung day 5 sana natin, ang sakit ng katawan ko at saka yung kamay ko. Nabigla yata. Minsan kailangan din talagang ipahinga ang katawan mga karlatibs. Lalo na kung may kunting nararamdaman. Dahil pagka lumaki yung nararamdaman ay maraming araw din ang kakainin para gumaling. Sabi nga nila, kung ang makina ay walang isip, ipinapahinga. Paano pa kaya ang tao na may isip din? Diba? Siyempre kailangan din talaga ng pamamahinga. Hindi basta-basta bira ng bira. Mahirap magkasakit. So ayun nga po mga karlatibs, hanggang dito na lang po tayo. Ayan. So ito lang po ang kaganapan ngayong araw dito sa bukid, ang pagtatanim ng kawayan. So muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo lahat, sa inyong solid na pagsuporta, pagsubaybay at walang sawang panonood sa mga video ina-upload natin. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga silent viewers, mga solid na karelatives natin dyan at mga kababayan po nating OFW. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. So kita-kita ulit bukas. God bless po at mabuhay.